Hi guys! Welcome back muli sa akin channel, lalong-lalo na po sa mga kapwa kong OFW or kabayan na nandito ngayon sa Saudi Arabia. Maligayang pagbabalik muli sa akin channel. Si Ray po ulit, nagbabalik na naman para sa panibagong update regarding sa COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. Bali, ang gagawin ko, isi-share ko lang yung mga information na nakalap or nabasa ko sa mga lehitimong sources. Pero bago ko umpisahan, kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe at i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. Bago natin puntahan yung pinaka-highlight ng video na to, ang regarding sa update ng COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, atin mo nang alamin yung latest na update or yung status ng COVID-19 sa buong mundo. So, ayon sa inilabas na impormasyon ng World Meters Info, as of July 31, 2020, ang coronavirus cases o COVID-19 cases na ngayon sa buong mundo ay meron na ngayong 17,528,800 at yung mga namatay dahil sa COVID-19 sa buong mundo ngayon ay meron ng 677,684 at yung mga naka-recover na sa COVID-19 sa buong mundo ngayon ay meron ng 10,975,208 at yung active pa na case ngayon ng COVID-19 sa buong mundo ay meron pang 5,875,908. So yun yung latest na update. Ayon yan sa World Meters Info as of July 31, 2020, 4 PM oras yun dito sa Saudi Arabia. So ngayon naman, atin namang alamin ang mga bansa na may pinakamadaming COVID-19 na case as of July 31, 2020. So ang bansa na nangunguna na may pinakamadaming COVID-19 na case ay nangunguna pa din yung bansang USA na ngayon ay meron ng mahigit 4,635,000 na case. Pangalawa yung Brazil na meron na ngayong mahigit 2,613,000 na case. Pangatlo yung India na meron ng mahigit 1,663,000 na case. Pang-apat yung Russia na meron ng mahigit 839,000 na case. Pang-lima yung South Africa na meron ng mahigit 482,000 na case. Pang-anim yung Mexico na ngayon ay merong mahigit 416,000 na case. Pang-pito yung Peru na merong mahigit 407,000 na case. Pang-walo yung Chile na merong mahigit 353,000 na case. Pang-siyam yung Spain na merong mahigit 332,000 na case. At pang-sampu yung Iran na merong mahigit 304,000 na case. So yun yung mga 10 bansa na may pinakamadaming COVID-19 na case as of July 31, 2020. So ngayon naman, atin namang alamin ang latest na update ng COVID-19 sa Pilipinas. So ayon sa data ng Department of Health or sa DOH Philippines, ang bagong case o reported case ng COVID-19 ngayong araw na to sa Pilipinas ay mayroong 4,063. Ito yung pinaka-highest ever na reported case ng COVID-19 sa Pilipinas sa loob lang ng isang araw. At yung mga top city or province doon ay nangunguna yung NCR na mayroong 2,267 na bagong case, Cebu na mayroong 654, Laguna 200, Rizal 123, at Cavite 117. At ang total number of cases na ngayon ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 93,354 at yung mga naka-recover may 165 na bagong recoveries at ang bilang na ngayon ng mga recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 65,178 at yung mga nasawi dahil sa COVID-19 mayroong 40 na bagong death. Kaya ang bilang na ng mga namatay ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 2,023 at ang active pa na case ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron pa ngayong 26,153.
So sa Pilipinas, ganun pa rin. Ngayong araw na to, nagtala ng pinakamataas na reported case, kaya doubly ingat pa rin tayo yung mga nasa Pilipinas. So ngayon naman, puntahan na natin yung pinaka-highlight ng video na to, ang regarding sa update ng COVID-19 cases na kung saan man ako ngayon dito sa Saudi Arabia. So ayon sa Ministry of Health or sa dashboard ng Ministry of Health, ang bagong case ngayong araw na to ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay merong 1,686, at ang total confirmed COVID-19 cases na ngayon sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 275,905. So pang number 14 pa din yung Saudi Arabia sa buong mundo na may pinakamadaming COVID-19 na case, ayon yan sa World Meters Info. At yung mga naka-recover, magandang balita kasi doble yung recoveries ngayon compare sa bagong case na kung saan may 4,460 na bagong recovery. At ang total na na-recoveries ngayon ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 235,658. So mas madami pa din yung recoveries compare sa active cases na kung saan may active cases pa ngayon ng COVID-19 sa Saudi Arabia na 37,381, at yung mga namatay dahil sa COVID-19 may 24 na bagong death, kaya ang total ngayon na death ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 2,866. Ngayon naman, atin namang alamin yung mga breakdown dun sa bagong case na naitala ngayong araw na to dito sa Saudi Arabia na 1,686. So ang city o region na nangunguna na may pinakamadaming bagong case sa loob lang ng 24 hours ay nangunguna yung region na Makkah na merong 178, Khamis Mushait na merong 106, Riyadh 99, Al-Hafuf 84, Medina 68, Hail 61, Jazan 58, Buraida 56, Al-Mubaras 50, Dammam na meron ding 50, Abha 45, Jeddah 41, Tabuk 37, Baish 36, at the rest, yun yung ibang mga cities or region dito sa Saudi Arabia na kasali dun sa breakdown sa bagong case na naitala ngayong araw na to na 1,686. So dito sa Saudi Arabia, tuloy-tuloy pa din sa pagbaba yung mga bagong case ng COVID-19, at ngayong araw nga na to, mas doble yung recoveries compare sa bagong case na kung saan ngayon as of July 31, 2020, ang total rate na ng recovery sa Saudi Arabia ay meron ng 85.4%. So ganun kadami na yung recovery sa Saudi Arabia. So sana magtuloy-tuloy siya. Pero kahit ganun pa man, tuloy-tuloy pa din yung aksyon na ginagawa ng Saudi government para labanan si COVID-19. Tuloy-tuloy pa din yung expanded examination na ginagawa nila sa bawat region dito sa Saudi Arabia, at may mga health or preventive measures regarding sa COVID-19 naman na ipinapatupad, lalo na pag nasa labas yung mga tao. At magpahanggang ngayon, wala pa rin specific date para sa resumption or sa pagbabalik ng mga international flights sa Saudi Arabia. At para sa mga OFW na may iba't iba pa kayong katanungan regarding sa COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, maaari nyo lamang bisitahin yung official website ng Ministry of Health, pati na din yung iba't iba nilang social media accounts, at maaari din kayong tumawag sa Ministry of Health hotline na 937. So yun lang for today yung latest at mabilisan na update regarding sa COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. So everyday, ganun pa din, padami ng padami pa din yung COVID-19 na cases. Kaya patuloy ko pa din ipapaalala sa inyo, lalong-lalo na sa mga kapwa kong kabayan or OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia, na mag-doubly ingat pa rin tayo kasi hanggang ngayon wala pa talagang official na bakuna or vaccine para sa COVID-19. Kaya gawin pa rin natin yung mga paraan kung paano natin maprotektahan ang ating sarili laban sa COVID-19. Manatili na lang muna tayo sa bahay, huwag mo nang umalis kung hindi naman kinakailangan. Patuloy pa din natin i-practice yung social distancing, at ugaliin pa rin natin laging maghugas ng kamay gamit ang sabon na tubig, kasi isa yun sa pinaka-effective na way o paraan para labanan natin si COVID-19, kasi recommended siya ni World Health Organization. Patuloy pa din natin palakasin ang ating mga resistensya, at kung hindi talaga mapigilan at kinakailangan nating lumabas, protektahan natin ang ating mga sarili. Magsuot tayo lagi ng face mask
pag nasa labas or nasa public, at kung maaari ugaliin natin laging magbitbit ng hand sanitizer or alcohol, at umiwas muna tayo sa mga maraming tao or sa mga gatherings. So dito ko natatapusin tong video na to. So sana tong video na to nakatulong siya sa inyo. So kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at nagustuhan mo tong video na to, huwag mo kalimutang mag-like or mag-share, at kung hindi ka pa rin nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe at i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. So that's it for now, guys. Thank you for watching. See you in my next video or update. Bye!